nila. Ang mahulog yan. Sa mga hindi pa nakapanood ng unang bahagi ng kwento ito ay inalagay ko sa description box ng link. Kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mong masundan pa ang mga susunod kong nilalabas, ay pakipindot na lang ang subscribe button at isama na din ang bell icon. Kaya hindi ko na matatagalin at narito na ang ikalawang bahagi. Kasama sa pagbabago yun, ang ubus na pagkalais na makita si Amy. Hindi lang para makita ang talaga, kundi para ipakita dito na ibang iba na siya ngayon. Hindi na siya kuskusin, babago, palaboy at higit sa lahat, may naiib ng pera. Si Amy kasi ang naging dahilan para ayusin ang buhay. Siya ang naging inspirasyon at motivasyon ng binata para bumangon. Aminin man niya o hindi, ay talagang tinamaan siya. Gusto sa dalaga. Simula pa noong una niyang makita ito, ay nahulog na ang damdamin niya. Walang araw na hindi niya naiisip ang mga matatamis na ngiti, malampiyos niyang tinig, at napakagandang mukha at higit sa lahat ang mabuting puso ng dalaga. Sa ganang iyon, kumilos na ang binata, dala ang isang dosenang bulaklak at tsokolate para sorpresahin si Amy. Laking tuwa niya at nahanap niya ang ibinigay ng dalaga noon na calling card. Kaya madali niyang natutun ang opisina. Pagkadating ay nagtanong siya kung saan matatagpuan ang opisina ni Amy. Subalit sinabi sa kanya na wala rin ito at lumabas sa gilid. Nagantay na lamang siya sa labas ng opisina at umupo doon. Naglalaro ang isip kung makikilala pa ba siya at sobrang kinakabahan na ito. Makaraan ang ilang minuto at dumating na sa wakas ang dalaga at naglingunin niya ito. Pabulaga sa mga mata niya ay kasamang lalaki si Amy at magkahawak kamay pa hanggang magsalubong ang mga mata nila. Maski nahihiwagaan si Big sa nakita ay nilapitan agad ang dalaga. Iniabot nito ang dalang tsokolate at bulaklak at umiti ito kay Amy. Laging bulag ng dalaga ng mamuhaan ng aharap. Ito si Big, ang kaibigang ulubi sa bangketa na matagal na niyang pinakita. Hindi siya makapagsalita dahil ibang-iba na ang itsura ng binata. Dahil doon ay nauna nang naglakas ng loob magsalita si Big na parang nanginginig na ang boses at sinabi nito kay Amy na, "Hi Amy, natatandaan mo ba ako? Ako si Big, yung palaboy at ulubi noon sa bangketa. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo dahil ikaw ang dahilan kung bakit nakatamang ulit ako at nagbago. Pero hindi yun talaga ang intensyon, kundi ang pagtatapat sana ng pagmamahal niya. Ngunit may pakiramdam kasi si Big na nobyo ni Amy ang kasama. Sa puntong iyon, habang tulala pa, si Amy ay bumigkas ito ng kataga. Big, kamusta ka na? Salamat sa ibigay mo. Natutuwa ako at ibang iba ka na ngayon. Salamat din at ako ang dahilan ng pagbabago mo. Sambit niya. Sa ganang yun ay medyo nakahalata ang kasamang lalaki sa dalawa at bahagyari binisil ang kamay ni Amy bilang budyat ng pagtataka. At ipinakilala ng dalaga kay Rick ang kasama at sinabi nito na, "Gusto kong makilala mo si Ivan, boyfriend ko." Ang kasabi niya ngayon ay kinuha ang puso ng binata. Hindi siya nagkamali sa kanyang hinala. Natudurog man ang dibdib ay kinamayan pa rin niya ang lalaki. Kinumusta at binati ito. Habang sa panig ng mag-aibad ay tila naiisi ito at pinapigilan na ibulalas kay Vic ang ganitong kataga. "So, ikaw pala si Vic na madalas ikwento sa akin ni Amy. Lakas ng loob mo, Brad, at nakuha mo pang sorpresahin dito ang nobya ko. I hope ito na ang huling pagkikita natin." At tumawa si Ivan na may halong panuluya. Pagkaraan noon ay nagpaalam na kaagad ang binata sa dalawa at mabilis na umangos palabas ng building. Hindi matigilan ang binata ang maluha. Ganito pala ang pangiramdam ng bigo sa pag-ibig. Habang papalis, ipagsak ang magkamirang pag-ibig na parang may nakadagang mabigat na bagay. Dumiretso ng parke ang binata at doon ibinuhos lahat ng sakit na nararamdaman. Yung pala ang unang karanasan niyang magmahal
sa isang babae at yun din ang unang karanasan niyang masaktan. Pero maski ganoon pa man, ay mahal pa rin niyang dalaga at wala siyang hinanakit dito. Wala siyang magawa kundi tanggapin ang katotohanan na hindi sila para sa isang isa. Samantala, hindi naman mapakali si Amy dahil sa nangyari, hindi niya akalain. Nakita niya ulit ang kaibigan pagkaraan ng isang taon. Alam niya sa sarili na special si Vic sa puso niya dahil sa kanya lang naramdaman ang kakaibang feelings na yun kahit pa may nobyo na siya ngayon. Nagawa lang kasi niyang makipag-boyfriend dahil inakala niyang nawala na si Vic at bumalik na ng Canada. 5 buwan din niyang hinanap ang pinata pero hindi siya nagtagumpay. Pinagtanong-tanong niya ang mga tao doon, subalit maging mga ito ay walang nakakaalam kung nasaan siya. Nagpabalik-balik siya noon sa kinakamunan ni Vic, subalit hindi niya natagpuan. Lumipas ang 2 taon at tapos na ang acting class ni Amy. Tuluyan na din siyang nag-resign sa kumpanyang pinapasukan dahil mas matimbang ang pangarap niyang mag-aartista. Iyon naman talaga ang plano niya noong pamangtungo siya ng London. Natuto na din siyang magsulat ng mga nobela sa pocketbooks. Itinuon ang sarili sa pag-audition sa mga film outmade baka sakaling mapansin siya at kunin bilang artista. At sa tuwing buyabiyahe ito at may nadadaan ang mga pulubi sa bangketa ay binibigyan niya ito ng pera at pagkain. Naaalala niya si Vic sa mga sandaling nakakakita siya ng mga namamalimos. Hindi niya maiwasang mag-isip kung kumusta na kaya siya. Nangingiti si Amy at parang kinikilig dahil nung huling pagkikita nila ay huwag na siya sa ikita ng binata. Napakagwapo pala ito dahil malinis, mabango at mag-isig. Subalit aminado siyang nasaktan niya ito kung sana nakapag-antay ang binata sa paliwanag niya. Subalit huli na ang lahat, hindi na niya nakita ito. Sa kabilang banda, tungkol ay paalistado ng buhay ni Vic. Mula sa pagiging ahente, ay napromote ito bilang manager. Nakabili ng sariling unit sa isang kilalang condominium sa London at nakabili na din ng mag-aarang kotse. Malayo-malayo na ang kalagayan ngayon kumpara noon. Isa na lang ang kulang sa kanya, ang love life. Sa sobrang abala nito sa kanyang trabaho, ay hindi na naisipan panmuli ng binata na maghanap ng kasintahan. Isang araw, lumabas sa kanyang opisina at tumungo sa isang bakanting lote upang magpahangin. Umupo ito sa isang bangko nang makalipas ang kulang sandaling at may umupo ang isang babae. Abalang hinahalugog ang malaking bag na parang may hinaharap. Nakita ni Vic ang mga ilalabas nito galing sa bag, mga iba't ibang damit at mga pampaganda. Tinignan ang binata. Ang puno ang babae. Kumisla ang mga mata niya, nakita ang mukha ng babae. Ngayon si Amy. Agad niyang tinawag si Amy at agad namang nilimot ang dalaga. Nagkasalubong ang mga mata at laking sorpresa nila. Nagyakapan ang dalawa na para bagang sabik na sabik sa isa't isa. Nagpustahan hanggang magkwentuhan ng mga buhay-buhay nila. May audition pala si Amy sa building na pinapasukan din ni Vic. Ayon naman sa dalaga, nakipaghiwalay siya sa nobyong si Ivan dahil natuklasan itong may ibang girlfriend pa pala at pinipigilan siya nitong ituloy ang pangarap niyang mag-aartista. At lumibanan ang mundo ni Vic, muling na nung balik ang nararamdaman para sa dalaga. Mahal niya ito maski pa man noon may boyfriend pa si Amy. Nagbigay ng impormasyon ang dalawa at pansamantalang nagpaalaman. Makalipas ang isang araw ay hindi na nag-aksaya ng panahon ang binata at agad na siyang naliligaw. Hindi naman siya nahirapan at sinagot naman kaagad. Madami ang nagtaas ng kilay, lalo na sa panig ni Amy nang mabalitaan ang unawaan nilang dalawa. Ay Vic na kasentro ang lahat ng mga puna at paglalait ng ilan. Subalit hinayaan lang niya sapagkat tunay at wagas ang pag-ibig niya kay Amy at ipaglalaman niya iyon. Hanggang sa ikasal sila at ngayon ay nagsasama pa rin ang dalawa at nabiyayaan ng 2 kambal, isang babae at isang lalaki. Sa Sweden na sila tumira at hindi na ipinagpatuloy ni Amy ang pagka-artista. Pagkos ay naging sikat na manunulat na lang ito ng mga young adult fiction novel at isa sa mga naisulat niya ang kwento nilang dalawa ni Vic na pinamagatang Don't Fall in Love with a Man Who Lives in a Bush. Samantalang si Vic naman ay iniwan ang trabaho sa London, ipinagpatuloy ang pag-aaral at ngayon ay isa na siyang mechanical engineer. Pinatunayan nila Amy at Vic na hindi hadlang ang katayuan sa buhay ang mahalin ng isang tao, maski
ka, mahirap. Pero kapag lumibog na ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Sabi nga sa isang kanta, at ang mahalaga ay masaya kayo at walang tinatapakan o sinasaktang tao. Naway nagustuhan niyo mga kaibigan ang totoong kwento na ito at magkita tayo po.